Inihahandog sa atin ng kagawaran ng edukasyon sa pangunguna at pagsisikap ng Educational Technology Unit, inihahandog natin ang Itulay Online Tutorial. Sa araw na ito, kayo ay nakatutok sa asignaturang Filipino sa Baitang 8. Tayo ay kasalukuyang nasa ikalimang linggo na ng ika-apat na quarter. Kaya naman kung kayo ay nakasubaybay sa ating live session ngayon, pwede bang paki-comment at paki-lagay sa ating comment section kung ano ang inyong pangalan, saan kayo paaralan nagmula o kung saang lungsod kayo nanonood ngayon. Kung maaari din, paki-like, paki-share na rin itong ating live session sa inyong mga kamag-aral, sa inyong mga Facebook groups para naman lahat tayo ay magkasama-sama na para sa araw na ito. Kasama niyo pa rin si Tutor Ronel, yung gurong makabayan sa wikang panitikan. At sa kasalukuyan ay hindi muna natin makakasama si Tutor Mel dahil meron siyang kailangang asikasuhin sa kanyang paaalan. Samantala, si Tutor Ronel naman na makakasama ninyo ngayong hapon ay kasalukuyan ding nasa gawain, may kinalaman sa DepEd TV. Kaya mapapansin nyo, baka nagtataka kayo, baka iba yung background ngayon dahil si Tutor Ronel ay kasalukuyan ding may gawain naman sa DepEd TV. Ganun pa man, wala namang makapigil sa atin para sa pagpapatuloy at pagre-review natin. Lalong-lalo na napaka-exciting, napaka-nakasasabik na ang pag-aralan natin para sa linggo na ito sa pagpapatuloy natin ng pagtalakay ng napakagandang obra maestrang Florante at Laura. Kaya bago tayo magpatuloy, handa na ba ang lahat? Kung handa na nga, ipindot naman yung heart react sa ating live session para makita si Ronel na handa na. Siguraduhin din na meron ng lapis at papel para kung may mga mahalagang punto na nais isulat ay madali na maitatala nyo ang mga ito. Bago ako magpatuloy, gusto ko munang batiin yung mga early bird natin, yung kanina pa nakatutok. Nasa umpisa pa lang tayo ng video, mga nagko-comment na na kanilang mga pangalan. Pwede ko bang batiin si Sheila May Siubal, sabi niya siya ay mula sa grade 8 Libra ng Don Mariano Marcos National High School mula sa Etiague, Isabel. Sabi naman ni Marnella, nanonood siya mula sa San Lucia National High School ng SDO Bulacan. Hello din sa iyo, Kurt Axel Furok mula naman sa Don Mariano Marcos National High School. Dami nanonood mula sa Mariano Marcos National High School. Tingnan naman natin ito. Si Katlia Soriano, hello sa'yo. Mula naman siya sa, Ingud Ramona Integrated School mula sa West District ng SDO Isabel. Natutuwa naman si Tutor Ronel dahil hanggang sa fourth quarter, ika-apat na quarter, talaga nakatutok pa rin ang ating mga tutis at hindi iniiwanan ng ating klase sa asignaturang Filipino. Ito sabi ni Jasmine Batad, nanunood din daw at nakikinig sila mula sa SDO Isabela Mariano National High School. Ayan, bumabati si Kurt, makabayang hapon daw sa ating lahat. Makabayang hapon sa lahat ng ating mga mag-aaral, mga kasamang guro na nakatutok din ngayon at ginagamit ang ating mga replay sa mga klase nila bilang pantulong at suplementong material sa pagtuturo ng mga mag-aaral. Ayan, hello po sa inyo. Ganun din sa mga magulang at mga kaibigan natin na nakatutok sa ating live. At dahil ang dami ko na nakikita ang mga puso sa ating comment section, mukhang oras na para tumungo tayo sa ating tatalakayin para sa araw na ito. Ano ba ang tatalakayin, Tutor Ronel, para sa araw na ito? Bago yun, pupunta na kasi tayo sa susunod pa na bahagi ng Florante at Laura. Pero bago yun, pwede bang baliktanawin muna natin? Ano bang nangyari sa nakaraan? Di ba para tayong nanonood ng telenovela, bawat episode, talagang aabangan mo kung ano ang nangyayari. O tingnan nga natin ano bang nangyari nung huling episode natin, nung nakaraang linggo. Sige nga, Tutor Ronel, makikita nyo dito, parang may kinalaman ito sa isang moro na dumating doon sa gubat dahil ang matatandaan ninyo ang nakaraan, may isang binata na nakatali sa puno ng higera sa gitna ng gubat na mapanglaw. At buti na lamang may dumaan na isang makisig din na isa pang binata, isa siyang moro o muslim.
At nakita niya nga yung naghihinagpis na binata. Nakita din natin, diba yung kwento, may kinalaman sa hinanakit nila sa kanilang mga ama. Ayan, may mga nababasa ako sa comment section. And sabi ni Jasmine Batad, yung binata daw na moro na napadpad sa kinaroroonan ni Florante ay si Aladina. Ayan, ang gahusay. Sunod tayo. O ito, ano bang konteksto ng larawan na nakikita niya sa screen? O, may dalawang leon, di ba? May dumating na dalawang mabangis na, na leon, not just one. But two, dalawa, Chuturonel, ano, kaya napakatindi ng naranasan ni Florante. Buti na lamang at nandoon ano, si Aladdin ano, at nailigas niya sa kapahamakan ano, si Florante na walang magawa, latang-lata na tila, isang lantang gulay na ano, nung nakatali siya sa puro. So anong ginawa? Ano, kinalaban ni Aladdin yung dalawang leon. Ayun, yung nakikita nyo sa picture, ano, siguro ganyan yung naging eksena. Talagang sagupaan si Aladdin at yung leon. O kayo kay makikipaglaban sa leon, ha? Baka gayahin nyo naman si Aladdin at makipaglaban din kayo sa leon. Bagaman, nakikita natin, napakatapang talaga ni Aladdin at magandang katangian din, ano, yung pagiging matapang. At sa dulo, nung nakaraang natalak natin sa ating session, ay nakita natin tinulungan ano, ni Aladdin, si Florante, na makarecover, bumalik yung dati niyang sigla. Ano, tinulungan niya, inilatag niya, ano, inihiga niya sa isang malapad na bato, ginamot niya yung mga suga, tapos binigyan niya ng pagkain. Sa madaling salita, ano, naging friends sila, naging magkaibigan yung dalawa. Ayun na. Doon na tayo nahinto ano, sa nagdaan nating session. Ngayon, nakakapagtaka, ano, nakakapagpaisip. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa dalawang binata na nakilala na natin sa mga nagdaang yun? Pero bago yun, eh, gusto ko munang magkwentuhan tayo. Pwede bang kwentuhan nyo ako sa comment section? May kinalaman sa iba't ibang alaala ninyo ng pagkabata. Naalala nyo pa ba yung childhood ninyo? O, sa bagay, bata pa naman kayo, mga makabayang mag-aral ng grade 8. Pero siguro yung mga panahong elementary kayo, yung mga tipong naglalaro kayo sa kalsada, wala pang pandemic, may mga laruan sa inyong binibili yung mga magulang nyo. Tandaan pa ba yung unang araw nyo na beses na mag-aaral kayo, nung kinder kayo? Natatandaan nyo pa ba yung mga alaalang inyong nakaraan bilang isang bata? O sige nga, tignan natin yung mga larawan na ipapakita ko sa inyo. Tapos pwede bang pakicomment sa comment section natin kung ano yung maaalala ninyo dun base sa larawan na ipapakita ko. Unang larawan, o ano yan? Oh, 'di ba nakikita ng larawan? Ayan, nakikita natin sa larawan na parang brown out. Ano, palakihin nga Sir Ronel, palakihin nga natin yung screen. Ayan. Parang parang walang ilaw ano at meron lamang silang gasera. Siguro brown out nito at makikita natin sa larawan na tila sila ay naglalaro gamit ang ilang mga antino. Naranasan niyo ba 'yan kapag nag-brown out? Parang nakakatuwang balikan kapag brown out, tapos yan yung pagkakaabalahan ninyo, ano, yung shadow play, yung paglalaro yung mga anino sa pagitan ng pagbuo ng iba't ibang imahe, hayop, 'di ba? Meron pa siya mga aso, kabayo, kaya niyo ba 'yun, yung mga ibon? Eh nakakatuwang balikan yung ganitong alaala. Naranasan niyo 'yan? Ayan, sabi ni Rayban Manuel, naranasan daw, ano, sabi naman ni Jasmine Bata daw yung anino. Kanasa niya raw yan, no? Sabi naman ng iba, baka yung iba wala talagang kuryente ng gabi sa mga lugar nila sa probinsya. Sa Stella Maris Lapto lang kuryente kaya lalaro daw yung mga bata ng anino. Sabi pa nga ni Marnie, no? Masaya daw yung ganitong alaala. Ay, mahusay at maraming salamat, pakikibahagi. Ito, naranasan niyo po ito bago mag-pandemic nung kayo ay medyo naglalaro-laro pa sa tapat ng bahay, sa bakuran, sa loob ng inyong tahanan. Ayan, oh. Halimbawa, ano ba nakikita ninyo dyan sa screen? Oh, bata, may wak silang jolin. Ayan, may wak silang jolin. O, ano bang maglaro ng jolin? Di ba yan yung parang marble na maliit na bilog na ginamit natin para patalasikin yung jolin ng ito. Tapos kung ano yung makumong jolin, ayun na, di ba? Alam na alam ni Stella Maris Lapos, jolins daw.
Talaga may letter S, ano, Jolens. And ano pa, Coronel? O ito, naranasan nyo ba ito? Lusong tinik. Ayan, sa tuwing marami kayo, may mga kasama kayo, mga kapwa mata. Ayan, isa sa pinagkakabalahan natin, di ba? Lusong tinik. Mas mahirap na version to eh. Familiar ba kayo dun sa mas mahirap na version? Yung lusong baka. O, di ba? Natandaan nyo pa ba yan? Ito, pa. Mga simpleng ganitong bagay, di ba? Hindi kailangan ng mga gadgets. O, siguro yung mga shirt, mga magulang na ikinood sa session, baka makakit. Lalo na sila ano sa mga halimbawang binibigay ni tutor. Halimbawa, ganyan, puno lang, puno. Dahon lang ng sahig mo, kaya dahon lang ng nyog, di ba? Tapos gagawin na natin parang karitela. Sasakit tayo, hahatapakin ang laro natin. Di ba? Ganyang simpleng laro. Eh, parang tila ba ang sap balik-balikan ano, kapag naaalala natin. O, last one, ano, ito, nung bata kayo, pinaganyan ba kayo ng mga magulang ninyo? Pagpagod sila sa trabaho, masakit ang likod nila. Ano, anong ginagawa? Pinaapakan yung likod para, ano, ma-relax sila. Ano, naging para tayong taga-massage, ano, at nakakatuwa na maalala ang mga bagay na ito. Sabi nga ni Marniel Ramos, masaya pong balikan ang ala-ala. Masarap pagkwentuhan, ano, yung mga ala-ala ng ating kabataan, lalo pat kayo, mga teenager, eh, unti-unti na kayong pumupunta sa pagiging mga young adult, di ba? Unti-unti na kayong tumutungo sa dadagdag ng edad at hindi magtatagal, eh, magkukolehiyo, magtatrabaho na rin kayo sa hinaharap. O, payo ni Tutor Nel, huwag kakalimutan yung mga ganitong ala-ala ano ng iyong kabataan dahil mahalaga na balik-balikan natin ito dahil ito yung pinakapundasyon ng pagkatao natin at ito yung malaking salik ano na nakaapekto sa kung paano tayo lumaki at pinalaki ng ating mga magulang. Alright, Tutor Ronel, bakit mo ba sinasabi sa amin ang lahat ng mga bagay na ito at bakit parang pinadaan mo kami sa isang paglalakbay sa nakaraan para maalaala namin yung mga bagay na nangyari sa nakaraan namin? Ito ay dahil ang tatalakayin natin mga kabanata sa araw na ito ay may kinalaman sa pagkukwentuhan ni Florante at Aladid at pagbabalik tanaw ni Florante sa kanyang kabataan. Kaya kung handa na tumungo na tayo sa kabanata 14, saknong 173 hanggang sa saknong 196. O ang may pamagat na kabataan ni Florante. Anong sabi dito? Ikinuwento ni Florante kay Aladdin ang niyang buhay. Bukod dun, naikwento niya yung muntik na daw siyang madagit ng bultre nung baby pa siya. Biruin niyo yun, nung baby ba kayo, ano na yung pinaka nakakatakot na nangyari sa inyo na naikwento ng mga magulang ninyo. Isipin niyo si Florante, sa nangyari nung baby pa siya, muntik na siyang dagitin ng bultre. Pag sinabi natin dagitin, yung parang kukunin ka gamit yung matatalim na claws o paano nung buitre na kumakain ng laman, 'di ba? Ng pwedeng kapanakit ng tao. At buti na lamang sinagip siya ng kanyang pinsa na si Minalipo. Ayan. O sunod, noong siya 9 na taong gulang, lagi siyang naglalaro. 'Di ba? Kasama niya 'yung mga friends niya sa burol, 'di ba? Nakaka-relate din tayo kay Florante dahil naglalaro din siya katulad natin no mga bata pa tayo. Ayan, meron ba mga nagko-comment? O sige, sabi ni Marlon, nakakatakot daw. Oo, nakakatakot nga. At bilang dagdag pa nga sa pag-alaala ng kabataan ni Florante, habang nagkukwento siya kay Aladdin, yung kabanata 15, saknong 177 hanggang saknong 204, yung may pamagat na pangaral ng magulang, sinasabi ni Florante na ang pangaral daw ano, ng mga magulang ay kailangan ano dahil ang sinasabi nga nila kapag namihasa daw ang isang bata sa ginhawa o kumbaga pinalaki sa mga bagay na madali at laging ibinibigay kung ano ang gusto eh mahihirapan daw ito paglaki. Ayan, kayo ba? Ganyan ba kayo? Tawag diyan eh, familiar ba kayo dun sa tawag na spoiled brat? Ako, baka may mga spoiled dito. Tutor na lang, ano po ba ibig sabihin nun? Yung kapag may gusto tayo, gusto natin, nakukuha natin agad. Kapag may mga pagkakataon na hindi natin nakukuha yung gusto natin, anong ginagawa ng ilang mga bata?
Naku, nagagalit, nagwawala, naglulupasay, umiiyak. O, ganyan ba kayo ako, ha? Baka naman ganyan kayo. O, sabi dito ni Florante, ang isang bata daw na nanamihasa sa ginhawa, paglaki nga naman, mahihirapan. Bakit? Kasi daw ang mundo ay puno ng kahirapan. Ibig sabihin, maraming hirap na mararanasan ng isang tao paglaki niya. At kung yung kabataan pa lang niya, puro madali at ibinibigay lamang lahat ng gusto at kailangan ng isang bata at hindi siya nakaranas ng hirap, eh magkakaproblema siya kapag siya ay lumaki na. Kaya sabi dito, di ba, si Florante, anong ginawa kay Florante? Oh, hindi lang siya basta binaby, hindi lang siya basta pinagbigyan kahit medyo may kaya yung pamilya nila sa kaharian ng Albania. Anong ginawa? Pinadala siya sa Atenas upang doon mag-aral para maging independent siya o yung tinatawag nating nakapagsasarili o hindi na dumedepende pwedeng sa kanyang mga magulang. Naintindihan o kayo? O tignan ko nga yung mga comment ninyo. O, sabi ni Ramos, hindi po dapat maging spoiled o dapat daw palakihin ng tama yung mga bata o kayo masyadong magpasaway sa mga magulang at hindi porket hindi nasusunod ang gusto, hindi ibig sabihin na hindi na kayo mahal ng inyong mga magulang. Maring may mga limitasyon sa usapin ng pera, may mga limitasyon sa kung ano yung mga pwede lang magkaroon tayo tulad ng gamit sa eskwelahan, tulad ng mga ilang libangan, cellphone, diba? O masasarap na pagkain. Hindi porket hindi natin ito nakukuha ay dahilan na ito para magalit at maghinanakit tayo sa ating mga magulang. Kailangan lagi ay uunawain natin sila dahil ibinibigay lamang nila sa atin kung ano yung kailangan nating matutuhan, kung ano yung kailangan natin sa paglaki. Kaya naman dito sa Kabanata 16, Saknong 205 at hanggang Saknong 214, dito na pinakita ano yung mga naranasan ni Florante. Nag-recall siya kay Aladdin. Binalikan niya yung mga naranasan niya nung siya ay nasa Atenas. At doon niya nga nakilala yung magiging karibto nga ay si Adolfo. Kilala niyo ba si Adolfo? Siya ay kababayan ni Florante, taga-Albania din siya, na anak ng isa rin may posisyon o kilala sa kaharian, yun nga si Conde Sileno. Mas matanda nga lamang si Adolfo kay Florante at sa mahabang pananatili nila, tila ba laging naiinggit itong si Adolfo sa mga achievement at nagagawa ni Florante. Diba? Kaya nga kapag may mga pagkakataon na sumisikat si Florante kasi medyo achiever to. Ibig sabihin, marami siyang nakakamit na mga parangal, pagkilala sa Atenas nung nasa eskwelahan sila. Medyo naiinggit lagi itong si Adolfo dahil maaaring hindi niya rin nakukuha yung mga parehong pagkilala na nakukuha ni Florante. O kayo ba? Ganyan ba kayo kapag may kaklasik kayo na kinikilala lagi sa classroom? O binibigyan lagi ng parangal, naiinggit ba kayo doon sa kaklase nyo na iyon? O dapat ay maging masaya kayo sa kanilang mga tagumpay? O dapat yung pangalawa, di ba? Dapat lagi kayong masaya sa kung ano yung achievement o nagawa ng inyong mga kamag-aral, ng inyong mga kapatid o ng inyong mga kaibigan. Hindi katulad ni Adolfo na nangibaw yung inggit, sa paitungo niya ka Florante. Kaya nga daw sabi dito, hindi nagkaroon ng mabuting ugnayan kaya nag-iiwasan sila sa school. O di ba, hindi naging maganda. At umabot pa sa punto dito sa Kabanata 17 sa Saknong 215 hanggang Saknong 231 yung katak sila ni Adolfo. Ano bang ginawa nitong si Adolfo? Oh, sabi dito na magtagal ay nahasa ang katalino ni Florante. Naging magaling siya, 'di ba, sa mga iba't ibang asignatura tulad ng pilosopiya, astrolohiya at matematika. Naging matagumpay din siya. At si Adolfo ay tila na pag-iwanan. Naging matagumpay si Florante at naging sikat, samantala si Adolfo naman ay nakita ang totoong ugali. Kaya nga may pagkakataon dito sa Kabanata 17 na meron silang tila isang dula-dulaan sa school. Sa sobrang inggit ni Adolfo, yung isang eksena doon na dapat mag-eespadahan lamang sila, aba, tinutuo ni Adolfo yung pananakit kay Florante
Buti na nga lamang inailigtas siya ng isa sa kanyang mga kasama doon sa paaralan. Kaya dito pa lang nakikita na natin kung anong ugali at katasilan, mayroon ano yung karibal at kababayan ni Florante na si Adolfo. Yun nga lamang dumating ang panahon na nakatanggap ng liham si Florante ano mula sa Albania at sinasabi at binabalita sa kanya na pumanaw na ang kanyang ina. Grabe daw ang iyak ni Florante nung nalaman niyang pumanaw na ang kanyang ina. Kaya napilitan siyang bumalik na sa Albania. Siya ay umuwi na sa kanilang kaharian. O bago siya umalis, nagbilin pa si Antenor, yung kanyang teacher o guro sa Atenas. So tandaan ha, si Antenor ang guro ni Florante na nagpayo sa kanya sa Atenas. Yan ay mababasa natin sa Kabanata 19 mula sa Saknong 240 hanggang na sa Saknong 253. Anong bili ni Antenor kay Florante? Sabi niya, mag-iingat daw at huwag malilingat dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin ni Adolfo sa kanya dahil sa inggit at selos na nararamdaman nito sa kanyang puso. Sabi niya, kailangan daw maging mapagmatsyag at isipin at ituring na isang kalaban ano si Adolfo dahil pwede daw siya nitong pagtaksilan, pwede siyang tirahin ng palihim. Ba, nakakatakot, ano kaya ang mayayari at gagawin ni Adolfo sa mga susunod pa na kabanata. At dito na nagtatapos ano, yung mga saknong na tatalakayin natin para sa araw na ito. So sa madaling salita, kapag tinignan natin yung mga nangyari sa mga kabanata na tinalakay natin, papansin natin lahat ito ay alaala ng kabataan ni Florante. Ano, yung experience siya ng baby niya, yung paglalaro niya nung bata pa siya, hanggang maarating siya sa pag-aaral at doon niya nga nakilala yung kanyang karibal na si Adolfo. Upang mapalalim natin yung inyong pag-unawa sa mga tinalakay nating kabanata, ngayon ay maribang sagutin natin ng mga tanong na makikita sa inyong screen. O, sige nga, o mag-comment ha, sa ating comment section, pakilagay ang inyong mga tugon kung ano ba ang sa tingin ninyo ninyong sagot sa mga tanong natin may kinalaman sa tinalakay na kabanata. Anong sabi dito? Sa iyong murang gulang ngayon, ano sa palagay mo ang tungkulin ng mga magulang na dapat gampanan ng kanilang mga anak? O ano daw tungkulin ng mga magulang na dapat gampanan sa kanilang mga anak? O kasi di ba napag-usapan dito yung mga magulang? O ano ba dapat ang mga tungkulin ng isang magulang sa anak? Sige nga. O sagot na sa ating comment section. O sabi ni Ramos, napakabilis talaga ni Marnielo, sabi niya dapat pong palakihin ang anak sa tamang landas. Ano pa? Sabi ni Katleo Soriano, alagaan at palakihin ng mabuti ang mga anak. Ayan, at dapat pong hindi palakihin sa layaw, napakahusay. Katulad na nabanggit natin kanina, hindi dapat bigay ng bigay kung anong gusto. Minsan hindi na makatuwiran, binibigyan pa rin. Ano, alabawa ng gustong laruan, gustong gamit, gustong masarap na pagkain. Diba? Sapat na yung palakihin ng tama at mabuti ang mga anak. Oh, wag malungkot ha kung sakali naman na hindi natin kasama yung mga magulang natin. Eh, maaari naman din tayo makakuha ano ng mga payo at pag-aaruga ano sa mga taong nasa paligid natin na pwedeng makatulong sa atin. 'Di ba? Minsan yung nagsisilbi nating magulang eh hindi naman talaga yung mga taong nagsilang sa atin. Ano't ano pa man mainam ano na yung mga taong nag-aalaga sa atin katulad ng mga sabi ninyo sa comment section, tungkulin nila na palakihin kayo ng maayos at mabuti. Dakot tayo sa susunod na tanong. O, ito. Mahalaga daw bang magkaroon ng makulay at makabuluhang ang alaala ng pagkabatang isang mag-aaral na tulad mo? O, mahalaga ba yun ang magandang childhood memories mo? Sige nga, pakisagot nga. Ano sa tingin nyo? Kailangan ba yun?
Oh, kasi ako, may kwento ko lang. Naalala ko talaga, napakakulay ng aking childhood memories. Ay, naglaro ako sa kalsada, nagjolin ako, nakipagmata-mataya ako sa mga kalaro ko. At the same time, nag-aral din ako ng mabuti, di ba? Naging honor student si Tutor Ronel. Nung siya ay nag-aaral pa lamang sa elementarya hanggang naging high school at sa mga sumunod pang antas ng pag-aaral. Sabi ni Marniel, opo daw. Sabi ni Jasmine, opo. Diba? Kasi ito yung nagbibigay ng mga salik na nakaaapekto sa ating ano, sa ating paglaki, kabilang na dyan ang ating mga ugali, mga kaisipan na isinasabuhay, kung paano tayo makikitungo sa kapwa natin, ang lawak ng imahinasyon natin, at iba't iba pang mga salik na makatutulong sa ating pag-unlad sa harap. Kaya tama ang mga sagot ninyo. Mahalaga na magkaroon tayo ng makulay at makabuluhang alaala ng pagkabata natin. Katulad ng sabi ni Yao, sabi niya, opo, dahil ito ang magsisilbing pundasyon natin sa ating magiging pagkatao sa hinaharap. Uy, maraming salamat, Aliha. Ang ganda ng iyong kasagutan. Dako tayo sa susunod. Ang mangyayari kung ang isang bata ay lumaki lang sa puro saya at ginhawa. O, tingin ninyo, ano kaya mangyayari sa isang bata na puro saya na lang? O dahil medyo limitado na yung oras natin, sasabihin na agad ni Tutor Ronel. O yung isang bata na puro saya na lang, eh mahihirapan siya kapag dumating na yung pagkakataon na meron ng hirap yung buhay niya. Ibig sabihin, darating yung panahon na magkakaroon siya ng mga problema, magkakaroon siya ng mga pangsubok, tatalikuran ng mga kaibigan, mawawalan ng trabaho, magkakaroon ng mataas na bilin. Lahat ng ito ay makakaapekto sa kanyang pamumuhay kung hindi siya sanay sa hirap at lumaki lamang siya sa puro saya at ginhawa. Tandaan natin, mga makabayang mag-aaral, bagaman mahalaga yung saya at ginhawa sa ating buhay, ilan sa mga pinakamahalagang tuntunin at aral sa buhay ay mapupulot at makukuha natin sa ilang pagkasawi, paghihirap o pagkatalo. Yan yung ilan sa mga pinakamagagamit natin sa mga pagkakataong kailangan natin. Yung mga aral na buhat ng pagkasawi ano, at buhat ng paghihirap. Niniwala ba kayo? Sumasangayin ba kayo kay Tutor Ronel? O diba sabi nga ni Marniel, wala pong magandang kahihinatnan. Maghihirap daw sa buhay. Ayan ko. So kayo ha, huwag puro sarap. Dapat tumulong din sa gawaing bahay. Dapat may mga pagkakataon na kung hindi masunod ang gusto, tiisin. Huwag maging makulit. Huwag magwawala. Huwag iiyak ano, sa mga magulang dahil lang hindi nasunod ang gusto. Matutong umunawa. Ayan. At ito na, yung sunod nating tanong. Kung ikaw naman daw si Frante, anong gagawin mo? Gayong alam mong may taong naiinggit sa'yo tulad ni Adolfo. Sige nga. O sige, o kung ikaw daw si Florante, ano daw ang gagawin mo kapag nalaman mo may naiinggit? Naku, hirap talaga kapag may mga naiinggit ano, sa inyo, lalo na kung wala naman kayong ginagawang masama, mabuting bata at mag-aaral naman kayo, tapos may maiinggit at maninira at magtataksil sa inyo, ano? O sabi ni Ramos, ito, napakabait naman ito ni Marniel. Sabi niya, kakaibiganin ko pa din po siya. Wow, sana o, napakabait naman itong si Marniel Kahelo. Sana all. Ayan. O, ilan sa mga pwede niyong gawin, tama si Marniel, di ba? Subukan mo parang i-reach out, makipagkaibigan. Kung hindi kaya, kung hanggat maaari, eh, wag na tayong ano, dumikit masyado, wag na natin masyadong i-entertain. Lalong-lalong wag yung aawayin, ano? Iwasan niyo lagi yung pag-aaway. Maliwanag ba yon? O, sige. O, kung may mga umahabol pa ng sagot dito. Huwag po siyang mainggit dahil kala niya din po, kaya niya rin po ang kaya kong gawin. O, pwede mo ipaliwanag yan sa kanya. Na wala namang dapat ikainggit kasi yung kaya mo, malinaw na kaya rin naman niya. Maliwanag. O, bilang pagtatapos natin, pwede bang basahin natin yung lyrics ng ilang kanta ano, sa sikat na awitin ni Mike Hanopol. O, naabutan niyo pa ba yan si Mike Hanopol? Ano yung kanta niyang Laki sa Layaw? Sige nga, sabayan niyo nga ako, kantahin natin itong Laki sa Layaw ni
Mike Hanopoli. Isa ito sa mga OPM legends o kilala sa pag-awit sa mga awiting Pilipino. Anong sabi ng lyrics? Oh? May mga taong lumaki sa hirap, merong laki sa layaw, puro sarap. Oh, saktong-sakto pa sa aralin natin. Ah. Kung siya'y titigan mo, wow, akala mo kung sino, hindi na bumababa sa kanyang trono. O nakita niyo ba, nasa kanta pala ni Mike Hanopoul yung aralin natin para sa araw na ito. Ang sabi niya, ang isang tao daw na kapag lumaki sa layaw, ano, at naging nasunod yung kagustuhan kahit wala ng kabuluhan at katuturan ito, eh titingnan siya na para bang kung sino pwede siyang mausgahan ng ibang tao. O, ano pa, meron pa pala. Lahat ng gusto niya, ibinigay na sa kanya, ngunit wala pa rin siyang kasiyahan. O, di ba? Minsan, makuha na yung gusto, hindi pa rin nakukontento at di pa rin ikinagagalak ang mga bagay na meron siya. O, hindi pa makontento sa kanyang mga bisyo, nilubog pa niya ang sarili sa putik. O, hanggang tumungo yung pagkakataon na dadating yung pagkakataon na sarili na niya ano yung makakaapekto sa kanyang buhay. Pwedeng magkaroon siya ng bisyo, masamang gawi o masangkot ano sa mga bagay na hindi maganda. Ayan, at sana nagustuhan ninyo ang awit natin para sa araw na ito dahil swak na swak yan ano sa aralin natin sa pag-uumpisa ano at pagpapatuloy natin ng pag-aaral sa Florante at Laura. Sa kabuuan, sagutin natin yung tanong na bakit ba mahalaga ang bagay na ito? Bakit ba mahalagang pag-aralan natin lalo na yung aral ano ng pagiging isang mabuting mag-aaral, bilang mabuting anak, bilang isang mabuting bata? Sagutin natin sa pamamagitan ng paraang patula. Sabi natin dito, mahalaga ang alaala ng kabataan kung paano pinalakit inalagaan ang kabataang pag-asa ng bayan para makapag-ambag sa kaunlaran. Tandaan ninyo mga makabayang mag-aaral, kayo ang hinaharap ng bansang ito. Kaya naman mahalaga ang lahat ng mga karanasan na inyong matututuhan, inyong pagdadaanan para masabi natin na sa inyong paglaki eh, nagkaroon kayo ng isang makulay at makabuluhang kabataang magdudulot sa inyo ng mga kinakailangan ninyong katangian para maging isang mabuting mamamayan sa hinaharap. Katulad ni Florante na naging makulay ang kanyang kabataan, ang kwento ng naraan, eh naging isang mabuting tao nang siya ay lumaki. Nawa ay baunin niyo ang mga aral na ito nang sa gayon ay makatulong sa inyong pag-unlad bilang isang tao. Dito na tayo nagtatapos at binabati ko ang lahat ng mga nakilahok para sa sesyon na ito. Nais kong sabihin ang lahat ay nagpakita ng kagalingan sa ating sesyon para sa araw na ito.